Mr. Lovett. Karamihan sa mga supermarket sa Metro Manila ay bukas hanggang alas 7 ng gabi ngayong bisperas ng Pasko. Buhos na rin ang orders ng lechon sa Laloma. Mura ang mga order ng mga 250 orders sa mga 300. Ang difference ngayon kasi out of 100%, parang lumalabas na ang walk-in buyer ng 70% na lang. Zen, dito nga sa Divisoria, unti-unti na rin nagsusulputan ang mga nagtitinda ng prutas, lalo na yung mga bitok na pinaniniwala ang swerte magsabit ng pagkakas. Zen, sa mga lipas na pre-pandemic ka, pandemic moments nila, talaga nagsunod-sunod yung mga nabibili dito. Kaya naman doon, sa dalawang taon na nabakanti sila, ngayon ay tila may engano sila na pagkakasang atunayan, Zen, yung hanggang 2 a.m. na sinabi ko sa night market, pwede pa yung ma-extend hanggang maraming tao yung dumarating dito. Zen? Alright, baka may bagsak presyo din. Merry Christmas sa inyo at maraming salamat. Ito pa po, pamasa, pakahon na Paskong good news! May matatanggap na gratuity pay bago matapos ang 2022 sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na nasa ilalim ng Contract of Service o COS at Job Order o JO. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 3 na nagbibigay ng isang gratuity pay na hindi higit sa 5,000 piso para sa mga COS at JO na nagbigay servisyo ng 4 na buwan at higit pa. Hindi pa nakaka-4 na buwan sa servisyo prorated ang makukuha nilang gratuity pay. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito sa maayos na paglilingkod sa bayan ng mga manggagawa sa pamahalaan. Pamilya, ito na ang busina sa petrolyo. Dagdag pa mas na tayo sa presyo ng pinupong petrolyo. Next week, may robot sa diesel na maglalago sa puli hanggang 60 centavos kada litro. Pero ang gasolina, magmamahal po ng 60 hanggang 90 centavos kada litro. Pati ang kerosene, may dagdag presyo maglalago sa 50 hanggang 90 centavos kada litro. Maliwanag na mga taging industriya, pagsipa po ng COVID cases sa China, ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng diesel na imported. Ang gasolina naman, may diesel refining margin sa Estados Unidos kumpara sa krudo, kaya tumaas ang presyo. Dagdag pa naman tayo ng industriya, tumaas naman ang demand sa kerosene kasunod ng pagsipa ng dami ng biyahe ng aeroplano ngayong holiday season. May halong refined kerosene po kasi yung aviation o jet fuel. Sa kabuuan, umabot na sa 47.50 kada litro ang itinaas na presyo ng diesel mula Enero ngayong taon hanggang December 24 pa lang. Halos 14 pesos naman ang net increase sa gasolina at mayigit 20 pesos sa kerosene. Sa bispera sa pagbibukas ng Metro Manila Film Fest 2022, umugong na ang mga sinasabing matutunog na maglalaban-laban para sa acting awards. Masaya naman ang organizer ng MMFF sa muling pagbabalik nito sa mga sinihan matapos padapain ng pandemya. Nagpapatol, Mario Bumawal. Sa linggo ng araw ng Pasko ang pagbabalik ng Film Festival sa mga senior. Bilang na mahigit 1,000 cinemas. Ngayon, mga 650 sinehan na lang ang natitira sa buong bansa. Ayon sa pinuno ng Metro Manila Film Festival Selection Committee na si Boots Anson Rodrigo, importanteng tangkinigin muli at maibago ng filters para sa kinabukasan ng sining Pilipino na isa sa mga industriyang pinadapa ng pandemya. Kaya masaya ang pangalaman ng MMFF sa muling pagbabalik ng filters. Umaasa silang tatangkilikin ng ating mga kapamilya ang mga pelikulang Pilipino. Bilang ng mga araw ng tiyan, pagsisisiyan ng kalaban ng koros. Sa taong ito, nabilang sa mga potential blockbuster entries, ang Partnership Crime, nina Vice Ganda at Ivana Alawi. Lucky with an accent, nina Bob Martin at Judy Santa Maria. Mamasakalo nina Paolo Gumabaw at Eddie Manzano.
at ang deleter nila Neil Ostrich. Ayon sa MMFM Insiders, base sa unang reviews, malakas na ano ang laban ni Dimples Romana bilang best actress sa pagkilap niya na isang babae umibig sa baklang karakter ng Jake Walker. We didn't really expect that it was going to be part of the MMFM. So this was a very pleasant surprise. As you know, in all of the movies, we really support one another. Nagbanta rin sa selection committee ang pagkilap nila din bilang nilutong programmer sa Dimples. I'm not really expecting anything. No, but seriously, kasi alam ko namang madaming magaling. Kung sino manalo, of course, I'll be happy whoever wins. Happy lang ako na nagawa ko yung gusto mo na kapag horror movie ko ako finally. Yun palang reward na siya sa akin. Pero hindi ako walang pahuhuli ang acting ni Lisa Novena sa Family Matters at iba na Malawi sa sorpresa transformasyon niya sa Partners in Crime at ang Bouncy Vice Ganda. At malakas din umano sa pang-best actor ang acting ni na John De Leon, ang senior citizen student sa My Teacher, at the welcome